Hindi pinapasok ng manager ang isang matanda, pero nang makilala niya ito, ay labis niyang pinagsisihan. Pagkapasok ni Mr. Anderson sa kusina ng kanyang restaurant, ay napunan niya agad ang bago nilang kusinero na tila natataranta at nagpapabalik-balik sa pagluluto. Medyo binata pa siya para sa ganong trabaho kung tutuusin, pero nais ng may-ari na mabigyan siya ng tsansa at pagkakataon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumanggap si Mr. Anderson ng isang hindi eksperyensadong empleyado sa kanyang restaurant. Kakagraduate lamang ng binatang iyon sa isang culinary college at napatunayan naman niya sa kanyang interview na may kakayanan siyang gawin ang kanyang trabaho. Gayunpaman, ang pagdagsa ng maraming tao at bisita sa restaurant ay hindi niya labis na inaasahan, dahilan para madalas siyang malito sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, ang manager naman noon ay marahang kinukumbinsi ang mga customers na huwag mag-alala sa kanilang mga orders. Nang makita naman ng manager si Mr. Anderson, ay agad niyang inasikaso ito at pinaghanda ng mauupuan. Pero tumanggi na si Mr. Anderson at dumiretso na palabas patungo sa kanyang sasakyan. Plano pala niya noon na magmaneho papunta sa isa pa niyang restaurant. Doon kasi sa restaurant na yun siya nasanay kumain. Ang manager ng restaurant na yun na si Alex ay inasikaso naman kaagad ang kanyang boss at pinaglaanan ito ng magandang pwesto para makakain. In-enjoy naman ni Mr. Anderson ang kanyang pananghalian, lalo't ang restaurant na yon ang pinakamahal na restaurant sa kanyang chain. Mas ninanais niyang kumain dito hindi lamang dahil sa pagkain, kundi dahil sa mga tao rito na palagi siyang tinitingnan ng may respeto. Madalas siyang ipwesto sa isang mesa doon kung saan matatanaw niya sa labas ang mga taong nagdaraanan. Dito niya napapagtanto na sa kanya na talaga ang lahat bilang isang matagumpay na negosyante. Kaya ang madalas niya na lamang gawin ay ang mag-relax at maging komportable sa kanyang buhay. Sadyang ginawa ni Mr. Anderson ang lahat para sa karangyaan, kahit na ang naging kapalit nito noon sa kanya ay ang personal niyang buhay. Hindi na siya nagkaroon ng sariling pamilya o asawa, kaya sa kabila ng yaman na meron siya ay mag-isa lamang siya sa buhay. Pwede naman siyang kumuha ng mas batang mapapangasawa at isiping naniniwala pa rin siya sa pag-ibig. Pero napapagod na rin si Mr. Anderson na gawin pa ang bagay na yon. Si Alex na rin ang kanyang nagsilbing kanang kamay sa lahat ng bagay at mananatiling nasa likod ni Mr. Anderson si Alex kahit may pera man ito ngayon o wala. Dahil mahigit 15 taon na rin silang nagkakasama, kaya't kilalang kilala na nila ang ugali at pagkatao ng bawat isa. Sa bawat paglipas ng panahon ay nakakadama na si Mr. Anderson ng pananakit sa kanyang dibdib. Nahihirapan na rin siyang kumilos kung minsan at ang iniisip niyang dahilan nito ay ang matatabang pagkaing na ihahain sa kanya. Subalit, kahit na may gulay man siya o prutas ng marami, ay hindi pa rin naiaalis nito ang kanyang matinding nararamdaman. Kaya kahit hindi man niya maiwan ang kanyang restaurant, ay napilitan na rin siyang tumungo sa doktor para magpakonsulta. Kailangan niya naman ngayon na unahin ang kanyang sarili dahil hindi gaya noon ay humihina na siya at tumatanda. Mahigit 70 taong gulang na siya at nakasanayan ng hindi maging pihikan sa kanyang mga pagkain. Pinapahirapan naman siya ng kanyang atay dahil na rin siguro sa ilang matatabang pagkain at pagiinom nito kung minsan ang alak. Sa ospital ay malinaw na na-diagnose si Mr. Anderson ng mga doktor na may stage 4 liver cancer. Hindi na din di umano makakatulong pa kay Mr. Anderson ang mga mamahaling procedures kung sakasakali. Kaya naresetahan na lang ng mga doktor si Mr. Anderson ng gamot na kinakailangan niyang inumin para mapahupa ang sakit na nararamdaman nito. Marami man tao ang hindi susuko at mag-uubos ng pera para mabuhay at makaligtas sa ganoong kalagayan, ay hindi na siya umasa pa sa himala. Lalo't malinaw namang sinabi ng doktor kay Mr. Anderson na swerte na siyang maituturing kung kakayanin pa niyang mabuhay sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Hindi mo naman din makikitaan si Mr. Anderson ng pangamba o takot. Siguro dahil sanay na ito na maratay sa ospital o di kaya ay sawa na rin ito at nababagot na sa kanyang buhay. Naging kalmado lamang at matapang si Mr. Anderson sa lahat ng oras. Matapos makuha ang kanyang reseta ay nagpa-discharge na si Mr. Anderson sa ospital at umuwi na lamang. Habang nag-iisa ay napatanong si Mr. Anderson sa kanyang sarili. Inakala ko na nangunguna na ako sa buhay kumpara sa ibang tao. Dahil sa yaman na mayroon ako,
dahil na din naman siguro ito sa aking kapabayaan sa pagkain. Pero hindi ko inakala na dito lamang magtatapos ang lahat. Nauunawaan ni Mr. Anderson na may 3 buwan na lamang siya o mahigit para gawin ang ilang bagay bago siya mawala ng tuluyan. Tumanda na kasi siya at lahat ay wala man lamang siyang nagawang mabuti sa kanyang kapwa. Doon na napadaan ng isang babae habang akay ang isang bata. Nagmamakaawa ang batang lalaki na yon sa kanyang ina para ibili siya ng sorbetes. Subalit ang ina nito na naninigarilyo pa ng mga sandaling iyon ay umalma sa nais ng kanyang anak dahil wala di umano siyang pera na ipambibili. Napailing na lamang si Mr. Anderson na maaktuhan ang eksenang iyon. Inaakala man ng iba na normal naman ngayon ang mabuhay sa kahirapan, pero ang pagbibisyo, kagaya ng madalas na pagyoyosi sa isang araw, ay hindi na maganda. Nagawa na ni Mr. Anderson noon ang makapagyosi sa kanyang kabataan, kaya alam niyang nakakaubos ito sa pera at pinaghirapan ng isang tao. Maraming nagre-reklamo sa kahirapan, pero ang mahirap mismo ang nagpapahirap sa kanilang sitwasyon nang hindi nila namamalayan. Dahil kailanman ay walang swerteng darating sa isang tao kung hindi ikaw mismo ang maghahanap rito. Agad tumayo si Mr. Anderson para lapitan ang mag-ina. Sabay inabutan na niya ang bata ng ilang halaga para maipambili ng kahit na anumang kanyang naisin. Lalong-lalo na ang sorbetes. Ang kagalakan ng batang iyon ay labis nang nagpangiti kay Mr. Anderson at nagpagaan ng kanyang pakiramdam, sabay nagpaalam na ito sa mag-ina at umalis. Kinagabihan ng araw na yon ay napagdesisyonan ni Mr. Anderson na ilaan na lamang ang natitirang buwan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pero naisip niya munang subukan ang pakikipagkapwa-tao ng kanyang mga empleyado sa restaurant. Matapos ang lahat ng iyon, ay doon lamang matatahimik si Mr. Anderson para abangan ang huling sandali ng kanyang buhay. Dito, sa kauna-unahang pagkakataon, ay napabisita si Mr. Anderson sa isang segunda manong pamilihan ng damit para makabili ng kasuotan na aakma sa kanyang plano. Bumili rin siya ng lumang bag na kanyang gagamitin. Nang isuot ni Mr. Anderson ang kanyang pinamili, ay hindi muna siya gaanong makikilala. Inayos rin kasi niya ang kanyang muka para hindi ito makilala ng karamihan. Matapos ang lahat, ay tumungo na siya sa pinakamalapit niyang restaurant na napapalibutan ng maraming business centers. Madalas maupahan ang restaurant na yon para sa corporate parties at ni minsan ay hindi ito nawalan o nagkaroon ng mababang kita. Ang mga waiter doon ay nagkakaroon ng magandang tip at ang manager naman ay nakakakuha ng magandang sweldo. Ang manager ng restaurant na yon ay isang babae na nagngangalang Ingrid na nasa 40 na rin ang edad. Isang masiyahing manager na may lambing na kumukonekta sa mga bisita at customers ng restaurant. Nais sana ni Mr. Anderson na kay Ingrid ibigay ang restaurant na yon kung sakasakali. Gayunpaman ay hindi na nagawang makapasok ni Mr. Anderson sa loob ng restaurant nang mahigpit siyang hinarangan agad ng gwardya. Kahit na anumang pakiusap ni Mr. Anderson para makapasok, ay hindi ito pinapayagan ng gwardya na si Anthony. At dahil sa kanilang humahabang diskusyon, ay humantong na ito sa paglapit ni Ingrid sa kanila. Hindi naman akalain ni Mr. Anderson na imbis na mahabag sa kanyang kalagayan, ay pinalayas pa siya ni Ingrid at nagsabing, kapag hindi siya umalis doon, ay pagagamitin niya ng pwersa ang kanyang gwardya para siya ay maitapon papalabas. Wala nang nagawa si Mr. Anderson kundi ang lumayo, dala ang pagkadismaya sa kanyang naranasan na hindi niya inakalang mangyayari. Tinungo naman niya agad ang kasunod niyang restaurant kung saan idinadahilan agad sa kanya ang napakaraming mga customers, kaya wala na siyang di umanong mapapestuhan pa. Dahilan para hindi na rin siya papasukin dito. Hindi na rin naman nakipagtalo pa si Mr. Anderson at hindi na inaksaya pa ang kanyang natitirang oras para mainis man lang. Wala naman kasi siyang mapapala sa bagay na yon kung tutuusin. Matagal nang natutunan ni Mr. Anderson na mas magandang hindi magtanim ng galit o mag-asal basto sa isang tao. Marami kasi sa buhay ang pwedeng mangyari at ang mga taong nakahalubilo mo sa iyong buhay ay maaaring makatulong sa iyo sa ibang paraan kung kailan mo labis na kinakailangan. Sa pangatlong restaurant ay labis na pambabastos pa ang kanyang naranasan kung saan kagaya ni Ingrid, ang manager doon ay pasungit din siyang pinalayas at sinabing magtiyaga na lamang bumili ng tinapay sa gilid ng istasyon kung saan ito nababagay.
Sa panlima niyang restaurant ay hindi na rin inasahan ni Mr. Anderson na hindi siya mapapalayas. Ayon kasi sa kanyang pagkakaalam ay isang corporate party ang idinaraos doon ngayong araw. At doon nga, bago pa man siya mapalapit sa entrance ay hinarang na siya kaagad ng gwardiya. Kahit na nakiusap naman ang nagpapanggap na si Mr. Anderson na nagugutom na siya at meron naman siyang pambayad, ay tinawanan lamang siya ng kanyang gwardiya. Lolo, baka yung pensyon niyo po ay kukulangin pa para makakain kayo rito. Natatawang wika ng gwardiya. Pinatawag naman agad ni Mr. Anderson ang manager na si Alex na eksakto namang naroroon ng mga oras na yon. Subalit kagaya kay Ingrid ay hindi niya rin inakala ang ugaling ipapakita nito sa kanya. Ni hindi siya nilapitan ng kanyang kanang kamay at persahan na siyang pinagtabuyan. Hindi di umano na babagay sa kanilang restaurant ang isang pulubi na kagaya niya. Kaya inutusan agad ni Alex ang kanyang guard na palayasin na ng tuluyan ang matanda sa kanilang harapan. Labis na ikinadismaya ni Mr. Anderson ang kanyang naging karanasan sa lima niyang restaurant. Kaya muli ay tinungo niya ang kahuli-hulihan niyang restaurant na masusubukan. At gaya ng inaasahan ay napupuno na naman ng maraming customers ang restaurant. Ito din ang restaurant kung saan nag-hire si Mr. Anderson ng napakaraming mga dalaga at binatang empleyado na inakala niya noon na isang masamang idea, pero doon siya nagkamali dahil nagtutulungan at kapwa nagiging maayos ang bawat pagkilos ng mga ito habang tumatagal. Imbes na harangan ay marahan lamang sinabihan si Mr. Anderson ng gwardiya doon na maghintay muna saglit dahil tatawagin nito ang kanilang manager. Ilang sandali pa ay dumating na ang manager ng restaurant na yon na si Scott para sabihin sa matanda na maghintay-hintay lamang ito habang hinahanapan siya ng mapapwestuhan sa loob. Pinaupo muna ito ni Scott at pinigyan ng maiinom. Dito na naisipan ni Scott na maglagay ng isa pang mesa sa loob para sa matanda. Agad din namang inalalayan papalipat dito ang matandang si Mr. Anderson matapos kunin ang order nito o nais kainin. Hindi rin naman naging kapuna-puna si Mr. Anderson sa ilang mga customers na naroroon, na abala rin sa kanya-kanya nilang ginagawa. Matapos madala ang kanyang order, ay nagawa pang makipagkwentuhan ni Scott sa kanyang bisita kung saan nagkaroon sila ni Mr. Anderson ng nakakalibang at magandang usapan na may kinalaman sa buhay. Malugod pang inaya ni Scott ang matanda na magtrabaho sa kanila kung wala itong ibang mapupuntahan. Isang bagay na labis nagbigay ngiti kay Mr. Anderson. Matapos kumain ay nagpasalamat na ng husto si Mr. Anderson dahil sa maayos na pagtanggap sa kanya ng restaurant, kaya nagpaalam na ito para umalis. Isang araw ang lumipas. Matapos maisagawa ang kanyang plano, ay ipinatawag niya ang lahat ng kanyang managers papunta sa huli niyang restaurant. At doon, nagpakita sa lahat si Mr. Anderson habang suot ang lumang kasuotang ginamit nito sa kanyang pagpapanggap. Ang mga managers ay nagtinginan at nagulat. Halos namutla sila sa kanilang nakita. Hindi pa man masyadong ipinapaliwanag ni Mr. Anderson ang lahat, ay nauunawaan na agad nila ang kanilang kasalanan. Ang nais ko sana sa aking restaurant ay ang magkaroon ng magandang halimbawa sa nakararami. Ang lahat sa mundo ay magiging maayos kung itatrato lamang natin ng tama ang bawat tao nang hindi bumabase sa kanilang ayos o itsura. Kaya nagulat ako sa inasal ng karamihan sa inyo. Malinaw na pahayag ni Mr. Anderson. Sinubukan naman ng mga managers na humingi ng tawad at makiusap. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang dahilan patungkol sa kanilang inasal at ginawa. Ang nanatiling kalmado lang noon ay si Scott na napapatingin na lamang sa lahat ng kanyang mga kasama. Wala naman akong pamilya at may taning na ang buhay ko. Malapit na akong mawala dito sa mundo. Kaya nais kong mapunta ang aking negosyo sa isang karapat-dapat. Dito na ipinakilala ni Mr. Anderson si Scott sa lahat bilang ang bagong tagapagmana ng lahat ng kanyang chains of restaurants. Habang ang ibang mga managers naman ay sinesante na rin ni Mr. Anderson ng mismong araw na iyon bilang parusa sa kanilang pag-uugali. Ang mga taong ipapalit sa kanila ay doon din kukunin sa restaurant na yon kung saan siya na itrato ng maayos sa kabila ng kanyang di kaaya-ayang ayos. Matapos maisaayos ang lahat ay tumungo naman siya sa ospital kinabukasan para mag-loan ng malaking halaga na makakatulong sa mga pasyenteng naroroon na nalalagay sa alanganing sitwasyon. Ngayon
ay magiging kontento na si Mr. Anderson dahil alam niya na sa kabila ng kanyang kahantungan ay may ilang buhay siyang maililigtas na alam niyang mas nangangahilangan at karapat-dapat.